Kaugnay naman ang presyo ng manok sa palengke, makakausap po natin si Ginoong Bong Inciong, ang presidente ng United Broiler-Raisers Association. Ginoong Inciong, magandang tanghali. Si PR Kanghel po ito at live po tayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali po sa inyo. Aho. Ginoong Inciong, yung dinadaing po kasi nung mga nagtitinda sa mga palengke na mataas daw yung presyo sa kanila ng mga supplier, kaya hanggang ngayon, mahal din yung naibibenta nila sa mga mamimili. Ano ho masasabi niyo tungkol dito? Ay, may proseso naman ho yan. Di, ituro pa nila yung labis ang bigay sa kanila. At kasi ang alam ko, may konsultasyon na nangyari dyan sa ang Department of Agriculture at saka DTI. Ituro lang nila, may proseso naman ho yan eh. Oh. Mahirap din ho magsabi na hindi sila nagsasabi ng totoo dahil baka naman nagsasabi ng totoo. Ay, sunod rin na lang yung proseso. Pero sa monitoring po ba ninyo, ano ho yung sitwasyon talaga ngayon sa supply ng manok? Sa tingin namin ho, yung SRP na 135 ay kaya pa. Mm-hmm. Pero sa monitor, pero yung supply ho, sapat po ba? Or ngayon, apektado pa rin naman ng dambagyo? Sa ngayon po, ganito po kasi itong mga nakaraang buwan, mula ho sa farm gate price na 98, bumagsak po yan ng 62 sa ilang lalawigan eh. Mm-hmm. Tapos nag-68. Alas mahigit 30 pesos po yun. Hindi lang masyadong naramdaman po sa palengke. Mm-hmm. Yun din ho ang tinitingnan, nalasa ko, yun din ho ang tinitingnan ng DTI at saka ng Department of Agriculture. Baka ho, bakit hindi ho sumusunod sa galaw sa supply, yung retail. Ang mungkahi ho namin dyan, pag-aralan ng malalim. Mahirap po kasi magtuturo kung sino man. Pag-aralan na lang. Kasi hindi naman ho yan parang sinin na FPJ na maliwanag kung sino kontrabida at lida eh. Oho. Eh pero para yan, kasi syempre yung mga mamimili, ang iniisip nila, eh syempre pagdating ng Pasko, habang papalapit ang Pasko, baka bigla na naman magsitaasan yung presyo ng baboy, manok. Meron ho ba tayong masasabi po sa mga mamimili natin? Just to make sure, no, na talagang kung ano man yung presyo na makikita nila sa palengke, ay fair price din yon. Sa amin, no, kasi sa farm gate, magalaw ho talaga sa amin eh. Mm-hmm. Isang sandali, nasa 98 siya, biglang nagsi-62, 68. Uh-huh. Talaga naman hong may, ang nakikita ho namin, may disconnect ho kasi yung farm gate at saka yung retail. Mm-hmm. Kailangan pag-aralan nung, matagal na ho namin sinasabi yan sa pamahalaan. At ito, hindi lang ho totoo sa manok, halos sa lahat ho ng produktong agrikultura. Kaya kailangan tingnan ho yan kasi namamali ho ng policy at saka ng at saka ng implementation, pagka ho hindi kinilala yung problema na ho yun eh. Oho, at syempre pag may disconnect, edi yung problema, yun nga, magkakaturoan. Magtuturoan lang, kanya ho pag-aralan eh. Kami naman ho, ako naman ho, aminado, hindi naman ho mga santo yung mga lahat na nag-aalaga ng mga negosyante ho yan eh. Maaaring may nag-aabuso niyan, ganun din ho naman doon sa ibang yugto ng value chain. Oho, pero kaya mahalaga ho na may papel ho ang pamahalan ho diyan. Oho, pero kayo naman po sa United Broiler-Raisers Association, handa naman po kayo no, na umupo at makipagdialogo sa iba't ibang mga parties involved. Maliwanag ho sa amin kasi nagsabi na naman ho ang pamahalaan. Dahil kinakabahan din ho sila dahil nabira na sila sa bigas, nabira na sila sa bawang. Kung may pagdududa sila, mag-i-special importation sila. Ibig sabihin ho nun, zero tariff at walang special safeguard. Mm-hmm. Kami takot na takot ho doon dahil tuwing nagkakaroon ho ng special importation, ano ho ang binibilang namin bago mag-normal ang agos ng industriya. Mm-hmm. Alright, Ginoong Bong Inciong, Presidente ng United Broiler-Raisers Association, maraming salamat po sa inyo. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din po.